Hi guys, welcome again to my vlogs. Rex Casimiro na naman. Guys, para sa mga mag-apply na OFW, mostly dito sa Mideast. Yan, ito lang yung mga tips ko paano kayo makakuha ng magandang amo. Disclaimer lang guys, hindi naman lahat. Pero ito kasi ang naobserbahan o experience ng mga nakikita ko, mga story ng mga kapwa ko OFW. Kaya may share ko rin sa inyo guys kasi alam nyo pag nag-apply kayo, di nyo alam agad yung amo, yung magiging amo nyo. Yan, minsan sabihin lang anim lang yung bilang nila sa pamilya minsan, tapos ang dami pa lang pinapagawa sa iyo. Iba-ibang kamag-anak. Yan, ito tips ko lang to guys, base lang sa experience ha. Number one, mas magandang kunin nyo o absorbin nyo muna kung ang amo nyo ay medyo old o matanda na. Kasi ang matanda guys, hindi naman masyadong maarte dyan. Maarte yan kesa sa mga bata-bata pang amo. Yung matanda kasi mostly nangangailangan lang sila ng yung care. Hindi naman sobrang katandaan na. Yung mostly hindi sila maarte na. Nakikita ko lang guys ha, sa mga medyo matanda na. Number 2, mga bagong mag-asawa lang na magiging amo mo. Kaya ito na tips ko sa inyo kasi medyo wala pa tong anak. Kaya magaan pa to guys, pagtrabahuan yung mga bagong kasalang. Tsaka makakarami ka ng ano dyan. Minsan mahilig tong mag-travel, tips, mga hadiya. Bibigyan ka nyan. Yan, yung mga tips ko sa mga bagong mag-a-apply. Number 3, ito nga yung sinabi ko na bedridden. Mostly to sa mga caregiver. Kasi alos naman ngayon ang caregiver nasa bahay rin. Malaki nga yung sahod. Sa akin kasi okay to. Hindi masyadong matrabaho to guys. Alam mo lang yung gagawin mo, yung routine ng araw-araw kasi di ba bedridden na nga. At saka mostly sa mga ganyan nga, mga old na, mga talagang papunta na doon. Diba? At least, hindi na yan yung mga malalakas na pwede ka pang saktan. Yan, mostly, minsan, bibigyan mo lang gamot, taking care mo lang. Hindi kagaya ng mga malalakas, medyo binubuli ka pa, masasaktan ka. Ito, mas okay to para sa akin, guys. At least, pag nawala naman to, makakalipat ka agad ng ibang amo. Yan guys ha, mga tips ko. Number 4, foreigner sa bansa. Halimbawa, may kinuha ka ng dito sa Saudi pero hindi siya local na Saudi. Yun, magandang maging amo yung guys kasi base sa mga naistorya sa akin mga OFW, maganda ro yung foreigner sa bansa ang magiging amo mo. Bakit? Kasi yun, sumusunod talaga sa batas rin ng bansang kinakasukupan niya. Halimbawa, maging amo mo, mga nagtatrabaho sa diplomat, mga mayaman, mga businessman. Ayos yung guys, ayos na ayos. Talagang sumusunod yun sa, minsan na Biyernes, Sabado, hindi ka pa trabaho yun. Hindi, gumala ka kung gusto mo, day off ka. Tsaka, sumusunod yun sa mga salary. Minsan, ang lalaki pa nga ang bigay nila. Hindi sa mga regular, minsan mga regular 1.5, driver 1.8, sila mostly 2.5 pataas. Kasi nakakaintindi sila guys, nakakaintindi sila sa kalagayan nga ng OFW. Yan guys, ito number 5, mas maganda rin yung amo mo, yung on-call lang. On-call, ito mostly to applicable to sa mga cleaner. Yan, yung oras lang. At least yung amo mo, hindi mo siya forever na magiging amo. Amo mo lang siya within 8 hours, 4 hours. Or minsan, babayaran ka lang na 1 day. Okay yon. At least, hindi. Counting days lang naman eh. Kung talagang mahirap yung trabaho, at least makaka-uwi ka. Diba? Yan ang tips ko. And the last, ito, busying amo. Yan, mostly, yung, alam ba, sinabi sa inyo, itong magiging amo nyo, mayaman, businessman. Mostly, maganda rin yan, guys. Kasi,
hindi yan masyadong naglalagay sa bahay. Alis-alis lagi yan. Minsan, mag-i-stay yan sa ibang bansa ng mga, ano, 1 week. Minsan, 1 month nga. Kasi dahil nga sa business, mang mangyayari sa'yo dyan, medyo wala ka ng trabaho. Siguro, yung asawa niya na lang ang aarugain mo, pagsisilbihan mo. At least, hindi masyadong matrabaho. Yan lamang po. Thank you guys sa bilang OFW. Share natin sa kapwa natin OFW yung para mapagaan rin tsaka magkaroon sila ng tips. Yun lamang po. Thank you. Bye-bye. God bless.